Good morning mga boss. Ngayon ay magka-travel ulit tayo. Pupunta tayo ng Luzon. Mamamasyal tayo doon. So ngayon ay nasa loob na tayo ng train. Dito sa may Jarpon Laban Station. So, lalakad na ang train. So, mamaya ulit mga bossing kapag nandun na tayo sa Luzon. See you. So yan mga bossing, nakikita nyo yung dulo na yun, yung parang cruise. Yan ang aakyatin natin. So sakay tayo ng isang train nila rito na parang omnibus o omnitrain. Yan, kasama natin si Brother John ng Luzon. So siya ang ating partner ngayon na sasama para i-tribute tayo dito sa Montro at tugong ano paligid dito sa ating guide. Brother Luzon yan. Brother John ng Luzon. Ito sa Rochelle din eh. So mamaya ulit mga bossing, interview natin si Brother John. Marami siyang ituturo sa atin tungkol sa lugar na ito. Mamaya ulit. Ito mga bossing, dito may mga taong nagra-rock climbing sa bundok na ito. So medyo masama lang ang panahon kaya hindi natin nakikita yung mga taong nagra-rock climbing. Pero kapag normal na panahon, marami ditong maakyat. Ayan, maakyat pa rin tayo mga boti. Mataas to maakyatin natin. Around 3,000 plus na altitude. Kita-kita tayo sa taas. Pinapaliwanag ni Brother John na ito yung mga inaakyat na mga tao. So yung mga tao yung mapapansin nyo, yung mga naglalakad. Papunta sila doon sa point of entry. Saan sila pwede magsimula na makyat, mag-rock climbing sa bundok na ito. Si Brother John, maraming alam dito kasi nagtatabaho siya rito sa around area kaya siya yung magiging guide natin. Ayan, salamat ulit mga boss, mamaya ulit kapag nandun na tayo sa may top. Ayun na, akyatin natin mga brother. Bossing, yan. Yan siya. Kayang-kayang akyatin dito. Siyatak na natin. Tuktok na yan. Oh.
Yeah, so yan mga bossing, nandito tayo sa isang restaurant dito sa ibabaw ng bundok na ating pinuntahan. So igagala tayo dito ni Brother John. So for the meantime, mag-aalmusal muna tayo courtesy of Brother John. So millionaire na siya sa pananampalataya dito sa Lord, kaya nag-share siya ng blessing. So ayan, nandito tayo sa isang restaurant. So mamaya ay aakyat tayo dito sa ibabaw ng bundok. I-appreciate natin ang creations ng Panginoon. So buong maghapon, buong magdamag natin kasama si Brother John. Mamaya ay makakasama rin natin ang kanyang family pagbalik natin doon sa Busan. So mamaya ulit mga bossing, God bless sa inyong lahat. So yan mga bossing, ayon kay Brother John, akating natin yung program na yan. At nandyan yung mga information na kailangan natin regarding dito sa area na to, kung gaano kataas at anong history ng lugar na ito. So yan, nakikita niyo mga bossing, napaka wonderful creations ng Panginoon. So medyo makulimlim lang ang panahon. So nakikita nyo naman kung gaano kaganda ang mga creations ng Lord. Ayan, mamaya ulit mga bossing, pag-akyat natin doon sa taas. Ayan, hinihingal na ako mga bossing. Ay, pahinga muna konti. So yan, ito mga bossing, ito ang Canton Valley. Oh, Canton Bern. Ito naman. Ito naman ang Canton Bo. Whew! Pagod mga bossing. Pero andito na tayo sa tuktok. Yan. So pakita ko sa inyo kung saan tayo nanggaling. Yan, 360. So yan, makikita nyo mabosing doon tayo galing, sa baba na yan. So inakyat tayo ng kanilang parang omni train dito sa yung muna natin nakita na parang cruise, na sabi natin akitin ito na yun, itong tower na ito. So ito ang 360 view. Oh, malambig na ang klima dito dahil medyo makulimlim ang panahon, mas lumamig ang panahon. Bali, yung dalawang reformation na yun. Bali. Canton Bo,
boy, tara. So yan, France. So yan mga bossing ha, straight from the genius ng lugar na ito. Marami na siyang nadala dito mga bossing. So thank you sa Panginoon dahil tayo yung latest na nadala niya dito. So anong altitude natin makikita natin dito? Ito yung kanilang landscape drawing. So yan, 2,042 meters above sea level. So yan, mamaya-maya ulit mga bossing at hintayin natin kung saan pa tayo ilalakwa dyan ni brother John. God bless. Mga bossing, pababa na tayo. Ito yung nakit natin, pinanggalingan natin na kanilang tower. So ito ang views, 360. So base kay brother dyan, pupunta natin yung parang kanilang Magellan Cross. So see you again later. Mga bossing, papakita ko sa inyo kung saan nag-rock climbing yung mga taong turista na nagpupunta rito. Yan, dito sa gilid ng mountain rock na ito, may mga market dyan. So sa ngayon, medyo wala pang gaanong umakyat. Pero pag maganda ang panahon, makikita natin yung mga tao na nagra-rock climbing sa gilid ng bundok na ito. So kapag maganda ang panahon, makikita natin dito pa lang sa daan, marami nang umakyat dyan. At nagsasabit sila ng kanilang mga tali. Umakyat at hanggang sa tuktok na ito. So yan, mamaya ulit mga bossing. So ito mga bossing, kung ang Pilipinas ay may tinatawag na Magellan Cross, dito sa Montro meron din silang cross. So yan ang kanilang tatawagin natin na Montro Cross. So dun sa mga nag-rock climbing dito sa tuktok, pag akyat nila, ito na lang kanilang akyat. Ingat lang tayo mga bossing kasi mula dun sa
baba hanggang dito sa inakyat natin ay mapato. Kasi yung mga mabato na bundok, maraming nagma-mountain climbing dito or rock climbing. So unfortunately, medyo makulimlim nga ang panahon, pero maganda pa rin ang view na ating nakikita. So yan, dito na tayo sa may bundok. Tabi ng cross dito. Yan sila brother. Diyan ayun siya. Meron kasi kaming nakatagpo na kababayan, si brother Ken. Nagsisimba din siya dati sa UOG o sa Geneva Christian Center. So susubukan natin na may interview natin siya. So dito again mga bossing. Dito naman tayo mga bossing sa kabilang side. Mula dito sa pinuntahan natin na restaurant at saka tavern na yun. So yun yung makikita nyo yung mga parang mga kulungan na yun. So normally kulungan ng kambing ang nakikita natin, pero hindi ang kulungan ng kambing. So parang kulungan niya ng mga rabbit or mga dagang posta. So di natin alam kung for consumables ba o pang kain. Pero kapag maganda ang panahon at wala yung mga damo-damo dyan na makikita ng mga turista, pinipicturan nila. So yan mga bossing, meron tayong natagpuan na small lake. Hindi ito konektado sa malaking lake nila dito. Ito yung maliit ng lake ng Burn. So ipapakita ko sa inyo. So yun, base sa ating source na si Brother John, ay yan ang maliit lang na lake, pero malaki na rin yan. Kasi dito lang yan makikita sa Burn. Hindi yan konektado sa malaking lake nila dito sa Switzerland. So, itong bundok na ito, parang kung sa atin, Chocolate Hills. Maganda yung formation niya. Yan. So, maaaring wala pang nakakapunta ng mga tao dyan sa baba dahil very virgin pa yung place. At dito sa lugar na ito, yan, dito nagpupunta si Brother John para siya, kung siya ay magde-devotion, prayer and fasting. Yan, dito siya dumudulog sa Lord. Parang Gethsemane niya to na pinupuntahan kung gusto niya manalangin. So napakaganda ng place na to para magnilay-nilay, magmeditate at dumulog sa Diyos sa isang panalangin. So napakaganda ng place. Walang istorbo, makakapanalangin ka talaga ng gusto. Yan. Or habang naglalakad kayo sa paligid, yan, mapapasalamatan nyo ang Lord sa wonderful creations na nilikha niya. So salamat sa buhay ni Brother John na nagsama sa atin dito. Yan, nagbigay siya ng oras
Minsan kasi mayroon siyang trabaho ng Sabado. So ngayon, salamat sa Panginoon dahil nabigyan niya tayo ng oras para masamahan at makita itong napakagandang lugar na ito. So mamaya ulit mga bossing, at God bless sa inyo lahat. So ito mga bossing, ito yung sinakyan namin na parang omnibus o small train. So sasakay ulit tayo dito pababa. So yan yung mga sasakay. Sasakay kami dito ni Brother Jan. So yan. Mamaya ulit mga bossing. So yan mga bossing, pababa na tayo ng bundok at papakita ko sa inyo kung saan tayo nang galing dun sa tuktok na yon. Makikita nyo yung merong cruise na yon. So kita-kits tayo sa baba mga bossing. Bye for a moment. If you are new in this channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you and God bless.